Hi! Sa video na ito, pag-uusapan naman natin kung bakit natin isineset sa dark mode ang lahat ng ating mga applications sa ating mga mobile phone at PC laptop at kung ano ang mga benefits na ating makukuha dito. Handa ka na bang malaman? Bago nga pala ang lahat, ako nga pala si Kuya Des at nag-upload tayo ng mga travel, foods, tutorials, reviews, at other informative videos. At kung bago ka sa video na ito at gusto mo ng mga ganitong topic ay make sure na nakasubscribe ka na at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod nating mga videos. Kaya, simulan na natin. Tara! Hindi na natin patatagalin pa. Ano ba ang dark mode? Ang dark mode, guys, ay isang feature na pandagdag na mode na maaring magamit upang maipakita ang halos na madilim na mga ibabaw sa UI or user interface sa ating mga devices. Binabawasan ng disenyo ang ilaw na inilalabas ng mga screen devices habang pinapanatili o minemaintain ang minimum ratio ng color contrast na kinakailangan para malinaw pa rin nating mabasa ang mga text. Noon kasi, guys, nawala pang dark mode, kung napansin ninyo, madalas uminit at maubos ang baterya natin, lalo na kung nakababad tayo sa mga social media. Kaya naman, nung inilabas na ang dark mode, base sa aking experience, tumagal ang buhay ng battery ko, bukod sa naka-power save na ang aking phone. At ayon sa Google, kinukumpirma nila na ang paggamit ng dark mode sa mga OLED screen ay napakalaking tulong para sa buhay ng baterya. Halimbawa, sa 50% ng brightness, ang interface ng dark mode sa YouTube application ay napakatipid ng humigit kumulang na 50% na lakas ng screen kumpara sa isang flat na puting background. Ngunit kung ang cellphone mo ay hindi OLED screen at ikaw ay naka-LCD screen lamang, ay hindi ka kasama sa benefits ng battery saving. Sa madaling salita, hindi uubra ang battery saving sa lahat ng mga LCD screens. At kung hindi ka pa naka-dark mode, pumunta lamang sa settings at hanapin ang dark mode or appearance. Ngayon, guys, pag-usapan naman natin kung ano ang pangit sa paggamit ng dark mode. Yes, merong pangit sa paggamit ng dark mode. Hindi ba mas magandang pag-usapan natin kung ano ang pangit at maganda para malaman natin kung ano ang kanilang mga kadahilanan? Kung maganda na ang benefits ng paggamit ng dark mode, ano naman ang disadvantage sa paggamit nito? Ayon sa mga pag-aaral ng mga grupo sa Colombia, posible na maaari kang magkaroon ng astigmatism dahil 30% sa magkakaibang populasyon na ang nagdurusa mula sa iba't ibang antas ng kondisyon nila. Ang astigmatism ay nagdudulot ng malabong paningin dahil sa hindi regular na hugis ng isa o parehong mata. Ito ba rin eh? Wapo diba? Eh si Cookie Monster to. Bakit ganyan kayo makatingin? Para kayo ngayon na nakakita ng magandang lalaki. Maganda. Maari ba i-dim mo yung mata mo? Naka-bright eh, nasisilaw ako eh. Ibang labo yata ng mata ang pinakita ko. Anyways, ang astigmatism ay maaaring gawing mas mahirap para sa mga tao na basahin ng magaan na text o mga letra sa madilim na background. Although parehas naman magandang basahin ang text mapa-white at black background. Sa dark mode, ang pupil ng ating mata ay kailangan mag-adjust para mapalawak at upang maipasok ang mas maraming ilaw kapag nakakita ka ng magaan na text sa isang madilim na screen. Ang mga gilid nito ay tila medyo blur ang liwanag nito o blended sa itim na background. Ito ay tinatawag na halation effect at binabawasan ito ang mapadali ng pagbabasa ng letra. Ngunit ang isang mahalagang punto dito sa paggamit ng dark mode para sa mas mahusay na kakayahang makita ay ang ilaw sa dark theme, lalo na para sa text, ay hindi mabuti para sa lahat. Ngunit huwag kang mag-alala, walang scientific proof na makakasira ang pagkakaroon ng dark mode sa iyong mobile phone at
PC devices sa iyong mga mata. Magkakaroon ka lang ng discomfort kung palagi kang nakatitig magbasa sa dark mode. Siya nga pala, bago natin ituloy ang video na ito, ipinakikilala ko sa inyo ang Super Tanks. Paano naman gamitin ang Super Tanks? Una, pindutin lang ang Super Tanks button sa ibaba ng video player na iyong pinapanood. Then piliin ang amount na gusto mong ibigay at ilagay naman dito ang iyong komento. Kapag pinindot mo ang buy and send, magpa-pop up sa iyong screen ang special thanks animation. Kung malaki ang amount, mas magarbong animation ang lalabas. Isa itong way para suportahan ng mga viewers or supporters ang mga content creator or mga paborito ninyong YouTubers na katulad namin. Kumbaga, pampakapi na ninyo sa amin. Sana all. Anyways, mabalik na tayo sa pinag-uusapan natin. Para sa akin, parehas kong ginagamit ang dark at light mode para balance kong nakikita ang mga bagay-bagay sa mga devices. Kaya naman, napakahalagang maging balance ang ating pagtingin sa mga text at mga bagay sa kapaligiran para maging mas maaliwalas at makita ang ganda ng mga bagay na nakapaligid sa atin. Ikaw, tatanungin kita, ano ang mas prefer mong gamitin? Dark mode or light mode? Ilagay mo lamang ang iyong opinyong sagot sa ating comment section sa ibaba. Siya nga pala guys, road to 100,000 subscribers na tayo. Palaking palaki na ang ating mga plato. At nagpapasalamat ako una sa Panginoon at sa inyo na walang sawang sumusubaybay sa ating YouTube channel. Kaya naman samahan ninyo pa ako sa aking adventures dito sa YouTube para sa mga more informative and entertainment videos nating i-upload. Shoutout nga pala kila VLS TV, Lukban Electronics TV, Pinay in Hong Kong, MK Burton, Bing Dad's ABD, Video Keys, Street Piano and Guitar, Doris Yabut, Tinig, DJ Adele Creations, James Plug, Ana Marie Adobas, Boss Sam TV, Avilove Insure, 10.1 million views, Gia Vivas, and Expert Idea. At sa mga gusto magpa-shoutout ay ilagay lamang sa ating comment section sa ibaba. Hanggang dito na muna tayo sa video na ito. At para updated ka sa mga susunod na upload, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na ito at i-click ang bell notification. Ito muli si Kwedes and see for more videos right here. Subscribe now for more videos! Subscribe now for more videos! For more videos, please subscribe to the channel right here!